try 1 week lang. Try that. Viral kayo. Champ Jerwin ang kahas. Nagpaliwanag sa nag-viral sparring video niya. Matapos pabagsakin ang ka-sparring partner sa laban. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe. Maraming salamat! Nagpaliwanag nga si Champ Jerwin ang kahas sa nag-viral sparring video niya. Matapos pabagsakin ang ka-sparring sa laban. Paliwanag nga ni Champ sa kanyang YouTube channel na Juven Sports. At mag-subscribe na rin kayo. Naaminado nga si Champ na sa unang round ay nahirapan niyang pasukin ang kalaban. Ngunit pagdating daw ng late round, ay naramdaman niyang nasasaktan ang kalaban sa tiyan. Paliwanag nga ni Champ na tumigil nga ito saglit dahil sa sulidong patama niya sa tiyan. Ngunit nagulat nga ito si Champ matapos niyang marinig ang kore ng kalaban. Bakit daw si Champ tumigil? Kaya pinagpatuloy ni Champ ang pag-atake sa corner. At doon, nasapul ng sulidong suntok sa ulo ang kalaban, kaya ito bumagsak. Nagsuri nga agad ito si Champ Jerwin ang kahas, ngunit bigla itong binato ng mineral water ng corner ng kalaban. Kaya dito hindi natuwa si Champ. Panoorin na lang natin ang paliwanag ni Champ Jerwin ang kahas, at mapapanood ito sa kanyang YouTube channel na Juven Sports at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel, mga idol. Maraming salamat. Araw o magandang gabi po. Ito po itong video na to, first time ko mag-video po sa vlog namin sa Juven Sports po na vlog. At kasi gusto ko lang po humingi ng paumanhin po sa naging ano ko kanina, kasi para sa akin parang naging mali din siguro sa akin. Mali ko din po siguro na magbato ng gano'n na suntok, kasi alam, first round po talagang hirap po ako makapasok sa kanya, kasi magaling sa paa yung ka-sparring ko, magaling sa paa. Yun, dun nagsimula nung nagtimaan ko siya sa tiyan nung una, first. Tapos yung huminto, yung nakita nyo na huminto, ano po yun, kumbaga, naramdaman ko na nasaktan siya sa katawan, kaya huminto ako. Pero doon lang ako na ano sa kanya, kasi parang nagyabang pa siya na bakit daw ako huminto. Kung nakita ninyo na lumapit ako, na parang nagsusuri o nag-apologize ako, na parang ano, yung sabi ko, bakit siya, yung nagtanong siya sa trainer niya, yung nagbato sa akin, bakit daw ako huminto. Parang pinapakita niya na kaya niya pa, kasi alam po na nasasaktan siya sa tiyan. Doon ko binato sa taas, kasi yun yung parang ano, nasa isip ko na binabantayan niya yung tiyan, kasi nasaktan na, kaya binato ko sa taas. At hindi ko naman talaga akalain na tatama yung suntok na yun, kasi parang pamahala lang din na suntok kung tama o hindi. Pero nung natumba na, parang naano ako, parang na-shock din ako na natamaan ko. At hindi naman natin na attention talaga na ganun talaga yung mangyayari. At nung binato ako sa coach niya, ang una talagang expression ko doon ay so kung parang napapakita ko na kaya gumanon yung kamay ko, parang palapit sa kanya, parang una parang magsusuri ako na ganun, magsusuri ako ano, parang minumura-mura tayo talagang doon na rin ako na huwag mong gawin yan. Para sa akin, wala naman yun, walang ano naman yun. At yun nga yung sinasabi ko, nagsusuri ako sa naging ano ko, na nasagot ko din yung trainer nila. Pero ang maganda doon, talagang pagkatapos ng buong ensayo na yun, buong nangyari na yun sa gym, napakagandang nangyari, kasi nag-apologize tayo sa boxer, sa coach, yung nagbato sa atin, at yung nanay yung nakaitim doon na nagbi-video din. At mas nakakaintindi kaysa dun sa coach, kasi
siya pa yung nanay pa talaga.